morning, everyone. Welcome to my channel. This is Tessie once again. Pag-usapan po natin ngayon ang ino-introduce ko yung aking mga pamangkin na kausap ko ngayon. Ay kanina or the other day habang nagre-record ako. Kaya wala silang audio dahil hindi nakuha ang kanilang salita. Pero ito po yung una naming project sa lote na nabili ko noon sa budget ng 60,000 pesos. Titipirin namin yung 60 sa materials. Ito ay babakuran nila yung sa yung mga pamangkin kong boys at saka si Jacob na apo. Ayan si Jacob po naglalakad. Ayan yung si Jeff. Nag-umpisa sila. So this is the part 1 that we are going to do is nagsusurvey sila yung humahawak ng kwan. Pinapakita niya sa akin kung paano sila mag-umpisa. So this is the start of our project na aming gagawin sa 700 square meter na lote. Umpisahan namin ang project to budget the 60,000 pesos. Pero wala pa yung sahod doon, sahod nila, which is utang ko sa kanila ang sahod. Materials lang at saka pagkain nila ang provided as of now until matapos nila. Ayan. Ang ginagawa nila ngayon is nag-click clearing. Yan yung si Jeff. Yan yung kapitbahay na yung bahay na yan, yung kikita, that is just our kapitbahay. So I hope and pray na magawa namin ito, magawa nila ng hindi ko alam kung ilang buwan, but hopefully 2 months is the quickest or whatever. Di pa namin alam kung how long it takes na magawa nila ito. So this is the first one. Mayroon kami doon na 4 na mangga pataas. Yan. Naglalakad si Tom para ipakita niya sa akin kung saan sila nag-uumpisang magtrabaho. Yan yung motor nila to go there. Tatlo sila sa isang motor papunta doon. Galing sa kon. Kasi this is the another barangay of Nueva Vizcaya sa Bambang. Kaya medyo malayo-layo ng konti from our sa town. Kaya ito. Makikita ninyo kung ang mga pinapakita niya ang mga kapitbahay ngayon. This is the ayan yung mga materials na binili nila. Yan, ito yung mga materials. Ayan. Wala pa dyan yung hollow blocks. Hindi pa na-deliver yung mga hollow blocks kasi may area na ipapader namin. Yan. Yan, doon po yung sakon. Yung kapitbahay po namin yan. Pero nakikon lang kami para ilagay ang materials. Then sa paligid namin yan. Ito. Isang gilid. Kapitbahay. Pero ito yung kwan. Ang boundary sa may manggahan. Yan yung boundary na kung saan nila ito. Ay, hindi ito pala ito yung boundary. Ito yung gitna kasi ito yung dating may bahay na sinira nila sa gitna mula nung binili namin yung lote.
may bahay dyan, pero sinira na. Ito yung mga mangga, oh. Yan. Oh, nung binili ko yan, may apat na mangga. Yan yung old house nila, pero sinira. So, will be, hindi namin alam kung paano ito. We will see the progress after they can talk to the dating owner dito. Ang bahay na yan, nasira. Yan, may nag-umpisa ng kon. Yan, yung mga neighbors. Mga dating may-ari ng lote. Yan si Jeff, nag-umpisang mangalkal sa poste. Poste ang ilalagay nila. Tapos sa kanila ilagay yung mga, yung tawag doon, bakod. Yan. Yan siya, machong-macho. Si Jeff. Kaya sila ang magtatrabaho hanggang sa matapos nila yung bakod. Para pag nabakuran kasi yan, maganda lagyan pagtaniman ng mga halaman at saka vegetables. Kasi maraming baka sa mga kapitbahay na dyan sila tumatambay. Hindi pwedeng gardenan na walang bakod. So, yun. Ang introducing my first project under my name. Budgeting a small amount kung hanggang saan ang 60,000 pesos. May mga kulang-kulang pa na materials, pero I hope na makakaya. Yun. Umayain nandiyan si Jacob, nakikialam. Kasi nagbaon pa sila. Baon pa sila. Para hindi na uwi sabay. Kasi malayo din doon from the unang bahay. Kahit kubo na lang ang ilagay ko dyan para sa akin, my retirement place, for magtanim-tanim na lang ng kung ano-ano, mga fruit icon. Vegetable lang yan ang itatanim dyan. Pero ang gusto ko pong plano ko is pag nabakuran, magtatanim sila ng malunggay, calamansi, sa gilid, at saka lemongrass. Yan yung mga herbs ang patanim ko muna after pag natapos na. Pero intayin pa natin ang kwan. This is only part one. The beginning of their work. So hope and pray that it will be okay. There's Jacob doing the hindi niya nagagawa. Hello Jacob, gumagawa, tumutulog. Marunong na yun kasing magluto, kaya pagka isinama nila, 11 years old na yan, kaya pwede nang tumulong-tulong ng konti. Pwede pang magluto ng kanin. Marunong na magluto ng kanin. Yan, meron kaming usapan dyan, kaso lang hindi naririnig ang audio namin kung bakit hindi naririnig pag sa screen record.
Yun. Just wait. No. Po naman dyan si Jacob na mamaya yan. Sinisilip ko kung anong ginagawa nila. Sana magawa namin ng paraan para ma-budget yung ni tinabi namin para din dyan. Let's see what we can do kung kasya ang the progress will be I will be posting the progress every now and then para sa ganun makita ko kung paano ni pinalagbo ko lahat ang expenses, food and kwan, kung how much it goes with the 700 700 square meter with the fencing. Wala pa dyan yung ibang materials, yung poste. Ang poste na 3x3 na cement. Nakita ko kasi kung yung maganda na example nila eh. So, I would show you later the thing kung how it goes with this. I hope na maging successful ito with my boys. Ito yung anak ni ading ko. Ading Joseph. Pero darating din ang tatay nila na makitrabaho dito. Kasi siya ang mas nakakaalam dyan sa lahat. After tapusin daw niya ang isang work niya, then pupunta siya doon. Iyon. Ang hirap niwan nila. Saan ba sila? Bago ang lahat, bago matapos ito, gusto ko pong invite ko kayo in subscribe my channel Tessie Buyukan, and welcome. Salamat po sa mga supporters, sa mga viewers ko, sa mga kwan. I hope and pray that all is doing well. Lahat po tayo away from pandemic, and God bless everyone. Thank you for watching. God bless. Love you all. God bless. Love you.